pa rin tayo sa the River Garden Rest House. This time for another simple, very, very simple recipe, which is the stir-fried green beans and beef recipe. So gusto nila ng something new. Nagre-research ako kung anong mga bagong pwedeng gawin para sa kanila. And ito nga lumabas to. Trinay ko sa bahay, tuwang-tuwa naman sila. Lagyan natin ng konting brown sugar. Just a little bit. There you go! Welcome back to my YouTube channel. Nandito pa rin tayo sa the River Garden Rest House. This time for another simple, very, very simple recipe, which is the stir-fried green beans and beef recipe. So all we need is ground beef and ang ating green beans, or ang tawag natin bagyo beans. So these are our ingredients. Ito lang, plus oyster sauce, light soy sauce, ginger, sili, at saka green onions. Okay? So, umpisa na natin. Huwag na nating patagalin pa. So, first with our green beans, we are going to chop it ng maliliit. Okay? Ano na rin to? Tested na ng mga anak ko at nagustuhan nila yan. Okay. Alagay ko siya dito. So, I think it works well for my kids kasi maliit lang ang hiwa ng ating green beans. So kapag ang mga anak natin hindi mahilig sa gulay, mas maraming ground beef kaysa sa bagyo beans yon. So mas type nila. After we do that, fry, stir fry. Ayaw niya na umana. Hindi kaya pwede to. Yeah, hindi pwede to. Hindi tinatanggap. Our first step is, yeah, naririnig niyo yung motor ng boat. Okay, our first step is to stir fry or to saute. Bilis uminit. Teka, konting oil, sandali. Okay, so our first is to put our green beans na pinutol natin ng maliliit. Put salt. Okay, para lumambot. Mabilis lang yan. At si Leon, magaling na silang mag-kumain ng vegetables. Yan ang hinahanap nila sa bahay. So, pero nagsasawa rin sila sa vegetables na niluluto na parang ginisang sitaw parate, adobong kangkong. So, gusto nila ng something new. Nagre-research ako kung anong mga bagong pwedeng gawin para sa kanila. And ito nga lumabas to. Trinay ko sa bahay, tuwang-tuwa naman sila. So, we're just stir-fry just with salt. Para lumambot lang yung green beans. Okay, andito na naman po tayo sa The River Garden dahil ang sarap magluto sa ilalim ng santol na marami nang bumagsak kanina pa. So anytime na mabagsakan ako, masakit at baka matauhan ako. Ayaw nating matauhan. Oh, okay, ang bilis maluto. Ang dali, di ba? Sobrang easy. So ang gagawin natin, konting oil. Grabe yung ano. Grabe yung hangin dito. Ganong direksyon. Ang hirap yata magluto dito. Pati yung wok, nag-aano. And I'm gonna put my ground beef. Okay. Ang bilis maluto. Okay, we're just going to put that over there. We will cook it. Dagdagan ko pa ng konti. So, bagong favorite to ng mga bata sa bahay. Tingnan mo yung mga ano ko, staff ko, nanonood rin sila. Gusto rin nilang matuto. We're gonna put some pepper. Because I always like to put pepper. Alam mo, okay to. Later, I'll tell you why okay to. Kasi parang pwedeng ito na lang ulam nyo. Parang rice toppings. Kaya na hindi ko kasama yung mga bata ngayon. Ang sarap sana yung nagluluto ka sa ilalim ng puno. Tapos naririnig mo yung mga ingay ng mga batang nagsiswimming. Yun ang masarap sana. Ko ng konting asin, ha? Okay. Sobrang bilis nito. Hindi pwede magreklamo. Pag gutom ang mga bata,
You can put a little bit of soy sauce, the light one. Pinipili ko yung light lang para hindi masyadong maalat. Shucks, andali! And this is so good. My kids love it so much. Very little ingredients. You know what? Malapit na siyang maluto. I'll just wait for the other parts to brown. So I just want to say thank you to all those who have been following my vlog and all those who always tell me na natututo silang magluto ng simple recipes by watching my vlog. I super, super appreciate it. Okay, now is the part where I will put the garlic. Huli na niyang nilalagay. Ito yung luya. Maglalagay na rin ako ng sili. Okay. And then, maglalagay tayo ng oyster sauce. Konti lang. Ito, tatansyahin mo lang. Not so much. And then again, I will put a little bit of soy. Konti lang. And then, I will put the green beans. Yes. Wow, ganun lang kasimple yun. Sobrang bilis. Lagyan natin ng konting brown sugar. Just a little bit. Feeling ko lang, ha? Feeling lang. Dadagdagan ko ng oyster sauce. Not so much. Tayo. We're done. We're so done. We can put some green onion leaves. Wala na tayong kuntuhan. Diretsong kain na. And we're done. Wow! Very good. Sobrang naliligayahan na yung mga anak ko dyan sa recipe na yan. Okay, let's fix our lives. Okay. Let's plate it. Well done. Okay, na-enjoy ko na ang gumamit ng wok. There you go. And we're done. Nakailang minutes lang tayo, ladies and gentlemen. Our stir-fried green beans with ground beef is done. Ready for rice toppings, and it will make your children really, really happy. Happy eating!